Ayun, magandang buhay mga sir. So ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag bookbind. So meron tayong ibubookbind dito na almost 250 pages. So ano ba ang mga kailangan pagka magbubookbind? So simple lang. So yung una, yung ibubookbind mo, kailangan mo yan. Joke. So, ito lang, dalawa lang. So, meron tayong PVC plastic. Tsaka, nagtabas lang tayo nitong folder. Kasing sukat nitong, A4 siya eh. Ayan, so A4 siya. A4, so tatabasin pa natin to gamit itong paper cutter. Tapos, kailangan nyo ng, syempre, malaking stapler, pang bookbind. Binding stapler. So yung bala niya is, kung mapapansin nyo, hindi kakasya. Kaya ang gagawin dito, magbabaliktaran ka ng stapler sa ibabaw tsaka sa ilalim. Okay. Right. Kailangan nyo rin pala itong duct tape, no? So, yung duct tape, ilalagay dun sa may gilid. So, meron na tayo natapos dito kanina. Itetape nyo dito yan sa gilid. So, duct tape. Okay, so, tabasin muna natin itong sobra. Ito, sobra siya, no? Tatabasin muna natin yan. Okay, so, natabas na natin yung ating cover. So, magkasing sukat na siya. Ayan. So, magkasing sukat na siya. Pwede natin siyang ilapat. So, itong clear sa ibabaw. So, ito ang isa pang ilalim. Ayan. So, ang gagawin, pagpantay-pantayin mo natin siya. Okay. So, ayan. Pantay na siya. So, pagpantay na, pwede natin siyang i-bind. So, ang una niyong i-stapleran mga boss yung gitna, no? Kuhanin nyo yung pinapantay niya, tapos i-stapler nyo dyan sa gitna. Okay, bago nyo nga pala siya ma-stapleran, ang dapat ang naapantay boss, itong nasa labas ha, ito, dapat pantay ito. Di baling hindi pantay dito masyado kasi titipan naman yan eh. Ang mahalagang naapantay, itong nakikita dito sa may labas. Stapler na natin. Okay, so na-stapler na natin dito sa gitna. Kaya lang hindi pa umabot sa ilalim yan, kaya babaliktarin natin. Yan, so nasa likod na tayo, pwede natin siyang stapleran. Yan, pag nag-bind nga pala kayo mula gitna, papunta doon sa gilid. Pag ganun. Huwag kayo mag-i-start dito sa gilid kasi mahirap. Mahirap pag dito kayo nag-start papunta rito. Hindi maipapantay yung book. Okay, so dito, stapler natin dito. Okay, so na-stapler na natin. Harap tsaka likod. Yan. So, okay na siya. Mukhang matibay naman na siya. Titipan na natin siya gamit itong duct tape. So sa pagtitape, kailangan nyo siyang ipantay. Ayan, tingnan nyo yung dulo rito para makita nyo. Ayan. Para dito nyo siya titipan. So ang pangputol dito is cutter. Mahirap kasi siyang guntingin. So dapat may cutter kayo. Okay, so na-tape na natin. So, kinuha lang natin yung pantay sa gilid dito. Yan naman. So, puputulin natin siya gamit yung cutter. Okay, so naputol na natin siya. So, hahagurin lang natin itong tape papunta rito sa taas. So, kung mapapansin nyo, medyo bitin pa yata. Medyo bitin pa ng konti. So, sige.
Okay, so ayun nga, bitin nga yung ating duct tape. So, pwede pa naman, doblehin na lang natin. Mag-tape ulit tayo dito. Okay, so ito yung itsura niya sa harap. So, sa likod nga lang, medyo bitin. So, doblehin na lang natin. Tape na lang tayo ng isa pa. Okay mga sir, so ayun, ganun lang siya. So, dinoble na lang natin yung duct tape, harap likod, para matakpan yung tape, yung ano, stapler. Okay, so ganun lang kasimple mag-bookbind mga boss. So, kaya ang kailangan nyo nga lang ay dapat meron kayong stapler na malaki, ano. Okay, so ayun, matibay na yan mga boss. Maraming salamat mga sir sa panonood ng ating video. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Pa-like, share, and subscribe na lang po. Maraming salamat. Ingat!